Hello guys, this ito yung growing house namin sa Urban Spore. For now, ang gagawin namin ngayon is scraping like this one para bunga. This is oyster mushroom. Not everyone is, although na-colonize na yung iba, like ganito, meron tayong mga hindi na-colonize. It doesn't mean na contaminated, although eto, pwede pa tayong masalba. Tatanggalin lang namin dito si scrape namin to, open side, back to back, para mamunga siya. Yung iba, the reason bakit nagkakaganito is, either yung pag-colonize nito is may excess water. Tulad nito may itim. Pero it's not contaminated. Pero meron ding iba contaminated. Pero sayang din naman, like ganito, colonized na. Pero ito may itim. Ito yung mga excess water na hindi kayang i-ramify or i-colonize ng ating mycelium. Now, ang gagawin dito, later, si-scrape namin to, front at back. Check natin ang temperature dito sa loob. 83. Yan. Songan natin dito temperatures 28.1, 93 yung humidity. Better yung 100 ang humidity or 90 above. Kasi yun yung kailangan ng mga mycelium para mag-grow. Close area kami. It's because kailangan namin i-maintain ang temperature. Huwag kayong mag-ala if wala masyadong hangin kasi meron pa rin yung hangin. Why close? Para ma-maintain namin ang temperature at yung tubig na nasa paligid pag nag-mist kami is hindi kaagad mag-evaporate. At kung mag-evaporate man ito, iikot lang dito sa room na to. Close lang. Pero every night, binubuksan namin ang area ito para makapasok ang oxygen. Oxygen kasi ang kailangan ng mga mycelium natin para ma-encourage silang mamunga. Pero kung nasa stage pa ng pag-colonize, dapat natin consider na mataas din ang concentration muna ng carbon dioxide. Ito is in-scrape na namin kasi namunga na siya. So gusto namin ilabas or lumabas yung mga bunga. Ito tulad nito. Kasi magaan na to siya eh. Magaan na to. Most likely 2 to 4 months. Papakinabangan mo to. Depende sa weight. Na bakit namin ito in-scrape? In-scrape namin kasi masyado na siya magaan. At saka gusto namin na pabungahin natin for the last time. And also, pagka in-scrape nyo, wag nyo muna siyang i-spray or i-mist. Kasi, yung tubig natin na in-spray is merong mga ibang bacteria or anything pathogen. At also, kung pwede, wag tayong... pwede naman mag-spray ng tubig normal, pero much better if rainwater ang gamitin natin. Why? It's because ang rainwater is mataas yung nitrate. Lalo na pag kumikidlat, yan yung reason bakit magsusuputan ang mga mushroom. Kasi ang galing sa mga water district natin is meron mga chlorine. Kung pwede natin yan, buta nga lagyan natin ng chlorine solution. Tulad nito, sa sprout.
Okay, scrape natin ito pagkatapos. Hello mga paisa. Nakat na natin nung isang araw na scrape na natin nung isang araw yung mga fruiting bags. As can you remember? Most likely hindi lahat dito na scrape. Ngayon na scrape. Makita niyo naman after a day. Meron na mga amag. So ngayon papa-recover muna natin. Mag-spray tayo or mag-mist tayo, pero dito lang below para umabot sa ganito tulad ng ito. Mga around 3 to 5 days, depende pa rin. Mas maganda pa rin kung obserban nyo kung kailan talaga, kasi hindi lahat ng mga lugar pare-pareho. Iba-iba tayo ng mga temperature, environment, temperature, humidity, at light. By far nakita ko naman hindi ganun kalaking factor yung light. Ito yung mga fruiting bags na may extra water excess. So hindi siya tulad ng iba na mga dry, or at least mayroong mga 20% or 40% na moisture. Na ito mga around lagpas 50 siguro. Dito lang sa dulo kasi nakatayo to habang kinocolonize. So hindi pa siya fully ramified dito. Ayan, yung mga may itim. Yesterday, pataw na cut. Pero nakita niya na meron iba. Nag-aamag na. Ito hindi pa. Kasi nakikita, kung makikita niya ito, may excess water pa yan. Pero hindi yan contaminated, okay. Tapos na-contaminate na siya, is itatapon niyo na. Pwede niyo pa rin i-scrape lang. Ito ang kaka-scrape lang nito. Ayun. Yan. Ito 3 days na to. Since na-scrape, 3 days. Kulang pa para sa akin. Kulang pa para in-mist ng direkta. Hindi naman nila kailangan ng wet tulad ng tanim. Isang hint lang mga paisa. Kung magdidilig kayo, if possible lang, huwag kayong gumamit ng galing sa poso sa mga water district, kasi may chlorine yan. Depende na lang kung may solution kayo, anti-chlorine solution. And then para sa mga ngayon tag-ulan, better na kumuha kayo ng tubig sa ulan, kasi mataas siya sa nitrate. Yan, fixed nitrate na yon, diretso yung higop na yon, kasi ang mga kinakain ng ating mga mycelium is nitrogen, carbon. Ito yung substrate na yun, na yung carbon. Kaya nilalagyan natin ng molasses, mga ganyan. Para yung iba, para ma-fix nitrate sa loob. Mas maganda rin, if possible, if kapag umuulan, lalo na pag kumikidlat yun yung may mataas na nitrate content na mga tubig. Kasi bakit nga ba pag kumikidlat nagkakaroon ng mga mushroom o nagsusuputan? Dahil yan sa nitrogen fixation.
Okay. Ang pero ibabalansin niyo pa rin. Pagka kayo nagko-colonize, o kumbaga kakatanim niyo lang, mainam na ang area niyo is close. Kasi mas mabilis makolonize ang mga fruiting bugs if mataas yung CO2 concentration. So dapat silyado. The more na mas mataas ng CO2, pero ibabalansin nyo pa rin. Mataas ang nitrogen, mas mabilis yung ramification or pagkocolonize niya. Pero mas hindi masyadong nakaka-encourage or nagbumubunga pa rin, nagpa-flush, pero hindi siya nakaka-encourage. Ang nakaka-trigger talaga para mag-flush neto is pagka ginulat mo siya sa ang environment, mataas yung carbon dioxide, binigla mo siyang papasukin ng fresh air. Yun. Dun siya na-encourage. So, ibabalance nyo lang kung gusto nyo mag-colonize. Less oxygen, high carbon dioxide. Pag ready na silang pabungahin, i-intro nyo kaagad ng oxygen. Pero correct me if I'm wrong. Yan, disclaimer lang. Yan yung mga na-observeran ko. Hindi ko sinasabing tama ako. Iba-iba tayo ng grow. Iba-iba tayo ng environment. Pero in my experience, yun yung experience ko. Ngayon, for the next time, plano kong magkaroon ng automatic na misting. Hindi na ako gagamit timba, hindi na ako gagamit ng sprayer. Although wala naman problema, okay naman sprayer, pero kasi nakaipon tayo ng konti, kaya gusto natin siyempre gusto natin na close parati ang area, close. Kasi every time na binubuksan natin yung pintuan, pumapasok yung mainit na hangin, lumalabas yung malamig. So dapat kung posible, close natin to, yung pintuan natin or yung entrance, close natin yan hanggang gabi. Bubuksan lang natin sa paggabi para sa ikot ng hangin. Okay? Kasi ang laking epekto talaga pag nakapasok ang mainit na hangin dito sa amin sa Butuan. Ang temperature namin dito umaabot ng pagtanghali 32 to 33. Pero dahil dito sa ginawa ko, na-maintain ko siya, hindi umaabot ng ngayon lang. Hindi ko masabi kasi tapos ng summer. Pero na-experience ko na hindi talaga tumungtong ng 29 degrees Celsius nung pag-change ko ng area. So, thanks for viewing. Update ko na uli kung bubunga na siya. Ito, transcript. Ito, 5 days. Pero ito, 3. Okay? Again, di lahat na mga fruiting bugs pare-pareho. Depende yan. Depende kung paano ka-standard yung paggagawa mo ng mga fruiting bugs. Okay? Thank you. See you again for my next video. Thank you. This is from Urban Spore Mushroom Farms.